So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 26, 2024, Martes ng ika-30 o huling linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pungunang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Pahayag, Chapter 14, Verses 14 to 19. Akong si Juan ay tumingin at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang nilikhang animoy tao. May koronang ginto at may hawak na isang matalas na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit. Gumapas ka na sapagkat panahon na. Hinog na ang anihin sa lupa. Ikinampay ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at nagapas ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit. May hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa ring anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinog na. Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit, hinani ang mga ubas at inihagi sa pisaan na siyang matinding puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat. Tayo po ay patapos na sa taong ito ng pangliturhiya ng simbahan. At sa Sabado o Linggo ay sisimulan na natin ang panibagong taon sa kalendaryo ng pagpasok ng panahon ng Adbyento. Kaya yung ating pong narinig na unang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag ay napapaalala sa atin ng kung ano ang magiging ating kalagayan o kinabukasan. Ano ang kahantungan ng tao pagdating ng paghuhukom. No? Dahil ito nga yung paghahalintulad ni San Juan. No? Muli, no? Si San Juan ang sumulat ng Aklat ng Pahayag at lahat ng ito ay mga pangitain na ipinakita sa kanya. Na sa araw ng paghuhukom, si Kristo na mayroong no, dalawang anghel na isusugo no, ng anak ng tao upang tipunin ang mga magagandang sanga, samantalang yung isa naman ay puputulin ang mga masasamang sanga. Ito yung madalas nating naririnig din no, sa mga talinghaga na paghihiwalayin ang tupa sa no, sa kambing no, at yung mga sanga na hindi o mampuno na hindi namumunga ay puputulin at yung mga sanga ay itatapon sa walang kamatayang apoy. No? At ito yung ating nga na dapat na mapagnilayan sa panahong ito. No? Totoo po ito na mangyayari sa atin. Kailangan din natin na pag-iisipan na hindi lang pinag-iisipan kung ano magiging future natin dito sa lupa. Ano bang naghihintay sa atin sa kinabukasan, o kaya 5 years from now, 10 years from now, anong buhay meron tayo? Kundi ang iniisip din natin, anong buhay meron tayo pagkatapos ng buhay dito sa lupa? So, kailangan din natin parang siguro, no, mabalanse at magtugma no, ang pamumuhay natin sa mundong ito sa magiging pamumuhay natin sa susunod no, na buhay. So, kung anong ginagawa natin dito, yun yung mag-identify sa kung anong buhay ang naghihintay sa atin sa kabila. So darating ang panahon na matatapos tayo sa mundong ito at haharap tayo sa ating Panginoon, sa Kristong hari natin para ihatol sa atin, igawad sa atin ang kung anong nararapat para sa atin. Kung buhay na walang hanggan o buhay na walang katapusang paghihirap. Pero muli, no? Ito ay pinapaalala na sa atin, binibigay ito, hindi para tayo takutin upang tayo po, kundi upang tayo po ay makapaghanda rin sa buhay sa inaharap. Magtiwala tayo sa Diyos, manalig tayo sa Diyos na anuman ang ating pong pinagdaraanan o pinagdaanan, yan po ay hindi makakalimutan ng Diyos.
Kaya manatili tayong tapat sa ating pong pananalig sa ating Panginoon. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo pong lahat.